Magandang araw mga bata! Maligayang pagbabalik sa ating aralin sa mathematics. Ang aralin natin sa araw na ito ay nakabase sa Most Essential Learning Competency number 1, visualizes numbers up to 10,000 with emphasis on numbers 1,001 to 10,000. Bilang panimula, may mga ipapakita akong bilang sa iyo. Isulat mo ang mga ito ng pasalita. Handa ka na ba? Simulan na natin! Magaling! Ang bilang na ipinakita ko ay 6. Mahusay! Ang bilang na ipinakita ko ay 92. Tama ka! Ang bilang na ipinakita ko ay 831. Ngayon naman, isulat mo ang mga sumusunod na salitang bilang ng pasimbolo. 4,570. Magaling! Ganito isinusulat ang salitang bilang na ipinakita ko. 48. Mahusay, ganyan isinusulat ang salitang bilang na ipinakita ko. 123. Tama ka, ganyan isinusulat ang salitang bilang na ipinakita ko. Ang mga bilang ay isinusulat natin ng pasimbolo at maaari ring pasalita. Ngunit, bukod dito, maaari rin nating ipakita ang mga bilang gamit ang iba't ibang larawan, figura, o simbolo. Maaari tayong gumamit ng block upang ipakita ang 1,000 o 1,000. Flat naman upang ipakita ang 100 o 100. Long upang ipakita ang 10 o 10. At cube naman upang ipakita ang unit o isahan. Halimbawa, kung ako ay mayroong 4 blocks, ito ay nangangahulugan ng 4,000. Kung mayroon naman akong 6 flats, ito ay nangangahulugan ng 600. At kung mayroon akong 8 longs, ito ay nangangahulugan ng 80. At kung may 2 cubes, ito naman ay nangangahulugan ng 2. Sa kabuuan, ito ay nagpapakita ng bilang na 4,682. Narito ang ilan pang halimbawa. 3 blocks, 3,000, 4 flats, 400, 5 longs, 50, at 6 cubes ay 6. Sa kabuuan, ito ay nagpapakita ng bilang na 3,456. Ang 7 blocks naman ay nangangahulugan ng 7,000. 8 flats ay nangangahulugan ng 800. 9 longs ay nangangahulugan ng 90. Sa kabuuan, ito ay nagpapakita ng bilang na 7,890. Nilagyan natin ng bilang na 0 ang unit sapagkat wala tayong larawan na inilagay upang magpakita ng unit o isahan. Bukod sa mga simbolong ginamit natin, maaari din tayong gumamit ng mga number disk upang ipakita ang mga bilang. Number disk na may lamang 1,000, 100, 10, at 1. Narito ang mga halimbawa. Kung mayroon akong 1 number disk na may lamang 1,000, ito ay 1,000.
dalawang number disk na may lamang tig 100, ito ay 200. Tatlong number disk na may lamang tig 10, ito ay 30. At apat na number disk na may laman na tig 1, ito ay 4. Sa kabuuan, ito ay nagpapakita ng bilang na 1,234. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Limang number disk na may laman na tig 1,000, ito ay 5,000. Anim na number disk na may lamang tig 100, ito ay 600. Pitong number disk na may lamang tig 10, ito ay 70. At walong number disk na may lamang tig 1, ito ay 8. Sa kabuuan, ito ay nagpapakita ng bilang na 5,678. Kung mayroon naman akong 9 na number disk na may lamang tig 1,000, ito ay 9,000. Isang number disk na may lamang 10, ito ay 10. At dalawang number disk na may lamang tig 1, ito ay 2. Sa kabuuan, ito ay nagpapakita ng bilang na 9,012. Muli, nilagyan natin ng bilang na 0 ang pwesto ng 100 sapagkat wala tayong inilagay na number disk na magpapakita ng 100. Naunawaan mo ba ang ating aralin? May hamon ako para sa iyo. Mayroon akong ipakikitang mga simbolo, nais kong kukuyin mo ano ang bilang na kanilang ipinakikita. Handa ka na ba? Tara na't simulan natin! Unang bilang. Magaling! Ang mga larawan na ipinakita ko ay sumisimbolo sa bilang na 34. Ikalawa. Mahusay ka! Ang mga number disk na ipinakita ko ay nagpapakita ng bilang na 567. Ikatlong bilang. Tama ka! Ang mga simbolong ipinakita ko ay nagpapakita ng bilang na 8,901. Ikaapat. Magaling! Ito ay nagpapakita ng bilang na 23. Ikalima. Mahusay! Ang mga number disk na ipinakita ko ay nagpapakita ng bilang na 456. Tandaan, ang mga bilang ay naipapakita o naisusulat sa maraming paraan. Maaaring ito ay may sulat ng pasimbolo o pasalita. Maaari din namang isulat o ipakita ito gamit ang iba't ibang simbolo, figura, hugis o larawan tulad ng mga blocks, flats, longs, cubes at number disks. Sana